Magandang araw mga kababayan, magandang araw Pilipinas! Panibagong issue na naman ang ating pag-uusapan at sa bawat issue ay ipapakita natin ang saloobe ng taong bayan sa pamamagitan ng kanilang mga komento. Nahuli daw po ng PSG na pinalabas nilang nagurgur sa sarili na si Lisa Tanas ay nakipagtsuktsakan sa isang head na PSG. Ayon sa aking source. Alam niyo na ibig sabihin tsuktsakan, di ba? Bangag na bangag si Lisa Tanas. Kaya, nakipagtsuktsakan siya sa mataas na PSG, then hindi sinasadya na makita nitong PSG na naggugurgur daw sa kanyang sarili. Lisa, sumagot ka, totoo ba? Lisa Tanas, totoo bang pinagurgur mo through accident? Kasi galing sa bunganga mo nang nagpa-interview ka kay Taerna, okay, na isang tawag mo lang sa Romania kung gusto nyo magpagurgur. Sumagot ka, dahil ikaw daw ay sabog na sabog sa ipinagbabawal na pulburon. Kaya nung nahuli ka, ayun, in after nyo yung ulo niya. Kadiri, anday kalat nyo yan. Tanongin nyo si Lisa. Grabe na naman ang isinambulat ni Maharlika patungkol kay Lisa Marcos. Dahil ang sinasabi niya dati na PSG na nagpatiwakal daw di umano ay tila pinagurgur nila or pinategi. Dahil ang PSG daw na ito ay hindi sinasadyang nakita na nakikipagtsuktsakan si Lisa Marcos sa isang head ng PSG dahil sa kanyang kabangagan. Nakakadiri talaga ang Lisa Marcos na ito. Hindi na talaga dapat magtagal pa sa pwesto ang pamilyang ito. Fresh na fresh, i-echo niyo to. Naalala ninyo? Nung sinabi ko sa inyo na sabihin ko ba to? Sabihin na natin. Okay? Dapat kasi nakaupo ako doon yung gilit na galit ako kasi sabi ko kulang ko. So yung sabihin na natin, I will try na maging malumanay. Nalala niyo yung breaking news natin last year na according to our source, Puting Ahas, mayroong nagpatiwakal na PSG. Dahil ay pinagbubulyawan ni Lisa Tanas. Remember that? Sino yung nakaalala nun? Sino mga palangga? Tapos kung napapanood nyo ako, madalas, lagi kong sinasabi, maybe, hindi naman nagpakamatay yun, hindi naman nagurgur sa kanyang sarili, baka pinagurgur ni Lisa Tanas. Okay. Kanina bago tayo nag-vlog, mayroong tumawag sa akin. Okay? Anong sabi niya? Miss Maharlika, grabe, sunod-sunod yung mga puting as. Ito, tanungin mo si Lisa Tanas. Kasi according to my source, sabi niya, ay pinagurgur itong nagpakamatay daw na PSG. Ano ang dahilan? Lisa, tatanungin kitang hudas ka. Ayon sa aking source, nahuli daw po ng PSG na pinalabas silang nagurgur sa sarili na si Lisa Tanas ay nakipagtsuktsakan sa isang head na PSG. Ayon sa aking source. Alam niyo na ibig sabihin tsuktsakan, di ba? Bakit siya nakipagtsuktsakan? Ayon sa aking source, mga kapalaga, ni-report sa akin kanina, bangag na bangag si Lisa Tanas. Kaya, nakipagtsuktsakan siya sa mataas na PSG, then hindi sinasadya na makita nitong PSG na naggugurgur daw sa kanyang sarili. Kaya nga dapat, well, malamang takot. Yung pamilya noong nagurgur na PSG ay hindi daw po nagpatiwakal yun. Ayon sa aking source, kundi namatay daw sa aksidente kunwari. Remember, mga kababayan, ano ang sabi ni Picoy doon sa CCTV ni Agent Morales sa PIDEA Leaks? Ano ang sabi ni Picoy doon sa kausap niya? Di ba? I mean, doon sa conversation sa CCTV? Pare, di ba? Kinumbinsi si Morales na huwag nang mag-show up doon sa PIDEA Leaks, huwag nang umattend kasi babayaran na lang siya ni Lisa Tanas at ni Kumar. Kung hindi siya papayag, it's either magugurgur siya sa pamamagitan ng aksidente o sa gasa.
or aataki na lang sa puso. Kaya nga ay challenge yung pamilya po ng PSG ayon sa aking puting ahas o ayon sa aking source ni report sa akin na yung kamag-anak daw po ninyo ay pinagurgor ni Liza Tanas dahil nahuli daw si Liza na nakipag-tsuk-tsak-tsenis sa isang PSG nung siya ay bangag na bangag. Yan ang nakarating sa akin. Kaya nga dapat lumabas itong PSG na ito. Kaya dapat magsalita na yung mga PSG kasi hindi lang isang tao ang nakaalam nito. Sabi ko sa inyo eh, dapat magpakulkul lang tayo pero sobra na tama na. Hi Dangs Altamirano Ram, hindi ko pwedeng isikreto sa inyo yung mga information. Kasi ang dami na nagre-report kay Maharlika dahil sa kababuyan ng gobyernong ito. Kasi ganito yung effect sa inyo, ganito yung implication ng ginagawa nilang pambababoy sa inyo. Kasi hindi po kayo kumikibo. Ang sabi kasi nila, kaya nilang bayaran ang media. Kaya nilang bayaran ang mga general na tiwali. So kahit makipagtsuktsakan sila o sumisingot ng pulburon, sabog na sabog, walang naglalakas so far ng loob na para magsalita at ibuyangyang, iburagrag dito sa buong sanlibutan o sa buong sambayan ng Pilipino. Diba? Ngayon, mga kababayan, very kadiri, sabi ni, kaya dapat sagutin niya, hindi sa sumasagot, Liza, sumagot ka, totoo ba? Liza Tanas, totoo bang pinagurgur mo through accident? Kasi galing sa bunganga mo nang nagpa-interview ka kay Taerna, okay, na isang tawag mo lang sa Romania kung gusto nyo magpagurgur. My question to you, sino ang anong lahi ang gumurgur kay PSG na nakahuli daw sa'yo na nakipag-tsuk-tsak-tsenis, nakipag-kangkarot? Sumagot ka. Dahil ikaw daw ay sabog na sabog sa ipinagbabawal na pulburon. Kaya nung nahuli ka, ayun, in after nyo yung ulo niya. Magpaliwanag ka. Well, yun ang diyan magpapaliwanag. Hindi. Gumawa kayo ng paraan. Kayo mga PSG, mahiya kayo mga sir. Kayo ay pinamumunuan ng mga demonyo. Pero wala kayong ginagawa sa bayan ninyo. Kung may kulam lang ako, talagang unahin ko kayo eh, kasi hindi kayo kumikibo. Dahil nagpapagamit kayo dito sa mga ubod ng walang hiya. Satanas, Judas, Jejemon, lahat na. Tapos gusto niya makontento ang taong bayan sa 64 pesos na budget lang. Tapos kayo nagpapakasasa. Yung pera ng bayan, pinaparty, binabayad nyo sa mga artista. O baka yung mga, kasi yun ang gusto ni Marcos Jr., di ba? Di ba? Sa pelikula ni Made in Balacanang, di ba? Wala kang alam kung di mag-party-party. So kaya lagi sila nagpa-party kasi mayroong pulburon, mayroong girlalu, mayroong swinger, mayroong groupie, chok-chak-chenis, chuba-chucho. My God. Kailan kayo kikilos? Ha? Kailan kayo kikilos? Imagine nyo, ganyan namumuno sa inyo. Bartek. Dati Bartek lang siya. Numabas si Kati Binag, nalaman natin na pulburonic talaga kasi temo yung balat niya. Kadiri, anday kalat nyo yan. Tanongin nyo si Liza. Diba nandiri ang 60, diba nandiri ang PSG? Kaya nga tignan mo, diba? Frailty of a woman. Frailty of a bangag. Di ba nakalaya si Dilima sa kabila ng kanyang kontrobersya? Actually, meron akong informante dyan na may sabwatan tong dalawang to sa isang bagay-bagay. Pero kakasend lang sa akin, sa dami po kasi ng mga information, hindi ko kaagad na absorb lahat. My God, narag na beauty ko. What do you expect? Diba si Kuting? Na-jauntis na yung pinsan? Ayon sa ating informante, maano ko malaman niya, wala naman ako doon, nakipagtsuktsakan sila, bangag na bangag sila. Kadiri, alam mo, sa totoo lang, mga kababayan, kung may power lang ako,
gurgur lahat sa kanya mga yan. Kung meron lang akong gahong, nung pag bawat bukas ng bunga nga ko, lahat yung tumba na. Di ako pwede lang lahat. Jotang Jesus! Patay ka agad lahat ang mga hayawa. Anyway, kukulamin ko lahat yung mga yan eh. Pag ako may pangkulam, pinantay ko lang yung ipasa sa akin ni Kati Binag yung kulam. Actually, anyway, pero seryosong usapan mga pa. Well, seryoso naman. Actually, si Kati ang nag... Kasi ang dami ko mga bato-bato. Okay? Ito, I got this from Santa Barbara, California. Okay? So, babalik nga ako dun bukas eh. So, anyway. Ito, mga palangga. Okay? So, ito. I think this is lapis and this is amethyst. So, sabi niya sa akin, masuot ka sis ng mga bato-bato para yung mga satanas. Sabi niya, hindi ka magurgur. Eh, sinunod ko siya. O, oh, yan. Diba? Sinunod ko ng tatlo. Di ba? Bonggam-bongga. O, oh. Yeah. Lapis, yeah. Is it lapis? Pronounce yan? O lapis? Yung lapis ba? So, ito yan. So, may mga bato-bato ako dyan. Minsan, iba-iba yan para sabi niya, para tumalsik yung mga demonyo, hindi makapasok sa'yo. Thank you, Kathy. Ano mo, na-inspire ko kay Kathy dahil mga aral sa akin. Mga aral ng tipan at saka aral ng mga crystals. And of course, kay Sandra Gombok na meron din ako, hindi ko lang suot ngayon eh. Yung mga beads na binigay sa akin. So, I will wear it most of the time. Kahit narito pa ang mga komento mula sa mga nagagalit na nanawagan at mga dismayadong mga netizens. Bayan, gising! Bayan ko gumising ka! Nasadlak tayo sa Kumunoy sa pagboto at nabudol tayo ng admin na ito. Lumabas lahat tayo at magkaisan at pababain, palayasin ang mga demonyo, ulupong, ahas, nakaupo sa palasyo. Go mga kababayan! Marcos Bangag, resign na. Wala kang karapatang mawalagi sa Malacanang. Nakakahiya ka sa buong mundo. Huwag mo nang idamay ang mga Pilipino sa pagkapulboronic mo. Kapal ang mukha mo. Resign, pulboronic Marcos, resign. Ensad na i-address ang problema ng bansa na gawa nila. Wala nang ginawa ang gobyernong ito, kundi taniman ng kaso ang mga taong sumasalungat sa kanilang baluktot na pamamalakad. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng gobyernong ganito ka-worse at hindi malasakit sa bayan ang layunin, kundi ang manatili sa kapangyarihan at pagkamkam, pagwawaldas ng salapi ng bayan. Hindi talaga yan mag-resign kasi hindi naman siya ang namumuno bilang pangulo ng bansa, kundi yung asawa niyang palaka naghahaman sa kapangyarihan. Dapat ang gawin dyan, magkaisa ang taong bayan na paalisin sila. Hindi na yan sila magbabago. Kailanman, ganyan na talaga sila. Matanda na eh. Kaya habulutin na yan sila para matapos ang problems at maging maunlad naman tayong bansa. Dapat taong bayan ang sugurin, Malacanang, dali sa impacta at atiktador and their asos. Talagang galit na kaming taong bayan, antabay lang sa marcha at masa sa EDSA. Parang walang matino sa gobyernong ito, lahat ng nakasentro, paano kumita sa pera ng taong bayan? Nakakalungkot, di kayang banggain ni Bangag, paano under sinalist smugs? Maliwanag pa sa pulmon, talamak ang mga tambaluslos sa BBM admin, masahol pa sa dilawans. Yan ang kahinaan ng gobyerno, gagamitin ang kaban ng bayan para lang sa paglutas ng problema na hindi nila kayang solusyonan. Dati, mga adik hinahabol, ngayon, mga adik ang nanghahabol. Kailan pa tayo kumilos para mag-people's power para hindi mahuli ang lahat?